A few issues, we'll discuss them later on, but a reminder, in 2019, when you first ran for the Senate, you scored the fifth place with 19 million votes. 19 million votes. Do you think that you'll be able to perform with the same numbers this coming 2025? Well, I am positive that makuha pa rin natin yung number na yan. And maybe with the increasing number of voting populace, baka mag-increase pa yan. Mm. So naniniwala ka na kahit wala na sa poder si Pangulong Duterte, ay kakayanin mo pa, sir, ang 19 million votes o mahigit pa? Yes, dahil alam mo natin yung pulso ng taong bayan. We've been going around. We've been talking to people and we receive positive feedbacks. And nakaka-inspire pa nga dyan, Karen, no? Sabihin sa'yo ng taong bayan, sir, sana bumalik na kayo dahil dumami na naman ang adik, sir. Problema na naman kami ngayon. So nakaka-inspire. That makes us more determined to run for re-election. Okay. Now, during the 2019 elections, there was also what was called command voting. Former President Duterte had made sure that you, Bongo, and Francis Tolentino got into the Magic 12. Just recently, you were endorsed by PDP. Pero wala na ang laban. Okay, strategically speaking, what is the reach of PDP itself today? Where do you think will you be getting most of your votes? Well, Karen, PDP as a party, alam naman natin no, na kukunti na lang kami. Marami nang naglipatan no, because alam naman natin yung trend sa Philippine politics. Kung sinong nasa poder, ay yun talaga. People will conglomerate around them and people are ready to ditch their party kapag dumating na panahon na wala na sa pwesto yung kanilang partido, no? So we expect may kukunti pa namang naiwan. Alam natin, there are more principled people at more loyal na nagpapaiwan. So we rely on them. Plus, we go directly to the people. Oh, you don't have to rely to a certain political party in order for you to win. Pag dating sa national campaign, national elections, kung yan, you have to win on your own personal merits, not withstanding kung anong partido ka nabibilong, no? Anong partido nag-endorse sa'yo. So, okay. Oo. Ngayon, in the recent SWS survey, I wanted to ask you this. We can talk about this. Is you and Bongo share the 11th to 13th spot. Okay, that's in the recent SWS survey. And I wanted to ask you your thoughts on that. This is an SWS survey that was published October 1. And it says here that your preference has dipped by 5% and Bongo by 1%. So let's talk about you. And one of the reasons cited is because of your alleged involvement in the bloody drug war. First of all, do you believe the survey? Not 100%. Okay. I still believe in surveys. Okay. I still believe in surveys. But what about the 5% dip? Ang laki po nun, ha? If you're 11, a 5% dip would mean you were number 5 or 6 bumaba ka dahil sa issue ng drug war. Yes, maybe it affected my ranking dahil dyan. But still, hindi tayo nawawalan ng pag-asa dahil we still have enough time to campaign and people realize na ano talaga ang totoong nangyari. So, hindi po tayo masyadong nababother dyan. Alam natin yung survey fluctuating, no? Up, down. So, we hope to elevate our numbers in the coming months.
Okay. Now, is it helping you that you are not attending the House Quad Committee hearing? Some have said if you attend, then you'll be able to explain your side, clear your name, and also let the public know, or at the very least, get a fuller picture of the issue. Do you think makakatulong yun pag nag-attend kayo ng House Quad Committee hearing? Ang effect niya, no, it's either way. It's either way. Pwede makakatulong, pwede rin lalo makakasira. Depende yan sa ano mangyari doon sa hearing, no? But then again, sana kung hindi lang ako senador, I can easily attend. I can easily attend to their hearing. Eh kaso senador ako, Karen, sana maintindihan rin nila na meron tayong ino-observe na interparliamentary or interchamber courtesy na dapat natin i-observe, irespeto. Dahil kung hindi ko respetuhin yan, kung talagang wala ako, makasarili ako, Karen, kung talagang sabi ako na gusto ko talagang i-clear kaagad yung pangalan ko through that quad committee, I am going to disregard the inter-chamber courtesy, then I can do that easily. I can do that easily. But then again, hindi pa ako makasarili. I am looking at the bigger picture na masira yung tradisyon at magiging president ako in the future pagdating sa investigation. At ako ang sisisihin ng mga future senators na bakit kasi sinimulan ni Bato, mayroon na tuloy president na ganon. Tingnan mo, wala na tayong magagawa ngayon na legislative functions dito sa Senado dahil 24 lang kami, Karen. Pag every time mayroong pangalan ng senador na ma-implicate sa ongoing investigation na ginagawa ng House of Representatives, then obligado mag-attend doon. So ano mangyari? Wala nang hindi natatakbo yung trabaho namin. Unlike sa House of Representatives, 300 plus sila, they can still function kahit na imbitahan sila ng Senado kung sila ay ma-implicate sa investigasyon ng Senado. So, yan po. Ang basehan kasi ng inter-chamber courtesy ay nanggagaling pa yan sa US Congress. Mas marami ang congressman kaysa senador. Mas kukunti senador, kaya nila nirespeto yan. But then again, Karen, sana maintindihan ng taong bayan na hindi pa ako takot na harapin yung mga issue na yan. I can face them squarely. Malinis ang puso ko. Alam ng Diyos anong ginagawa ko. At alam ng taong bayan. What's the real score? For me to articulate my side, kaya kong gawin yan. Pero yung hindi ako makasarili. Ayaw ko masira yung Were you also advised by Senate President Cheese Escudero not to attend the House Quad Committee hearing? Ang advice naman niya sa akin is more on not because we have to maintain that tradition. But then meron siyang option na you may attend kung gusto mo. Pero remember, maging president ka diyan sa breaking the tradition of interchamber courtesy. So ayaw na ako ang magiging masama diyan sa Senado kapag dumating ang araw na magkakabulbul na. All right. Now, former Iloilo City Mayor Jed Mabilog is back in the Philippines. He attended the House Quad Committee hearing. He was out for 7 years. During the time of Duterte, he was in the narco list. Looking back, okay, Senator Bato de la Rosa, nagkamali ba noon na si Mabilog ay nasa narco list? Sa totoo lang, siya po ba ay drug trafficker? Siya po ba ay protektor ng droga? Karen, for me personally, it's very difficult to undone what has been done by the 4 agencies of government na nag-validate nung listahan na yan. Number 1, the PNP. Number 2, PDEA. Number 3, Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. And number 4, yung MICA. Yung 4 na government agencies ang nag-consolidate nung listahan na yan. Mahirap, I am only one voice para ikuan ko, no? I-counter yung kanilang listahan. Again, very clear naman ako from my own standpoint, this is my personal opinion, and ito'y confirm na rin ni Mayor Jed Mabilog. Sinabi niya sa akin at ako'y
ako rin ay naniwala doon sa sinabi niya na, "Sir, kaya ako nasali sa listahan na yan, sa Duterte Drugs Watch List, because ang aking, hindi ko na malala kung ang aking city administrator or ang aking chief of staff ay palaging nakikita pumupunta kay Melvin Odicta, yung pinakamalaking drug lord ng Iloilo City, nakikita doon. Kaya by connection, na-associate ako doon sa drug lord na yon. Kasi ang pag-iisip ng tao, pagpupunta yung bata mo doon sa isang drug lord, ang iniisip ka ng tao, ah, nangungulikta na yon ng isuupi, nangungulikta na yon ng drug money doon, inutosan yun ni Mayor. Yan ang iniisip ng taong bayan. Kaya yun na, pero Senator, Senator, personal na sinabi ito sa inyo ni Iloilo City Mayor Jedma Bilog? Did he tell you this in 2016 or did he tell you now? Sinabi niya noon sa akin, nung usap kami sa cellphone, kasi nagtatawagan kami dahil nung pag-upo ko as GPNP, pupunta ako doon sa Iloilo. Dahil nga, sabi nga President Duterte, Iloilo City is the most shabulay city in the Philippines. So, concerned ako kasi he tasked me to wage the war on drugs. Pumupunta ako doon. Every time pumupunta ako doon, nakikita ko siya, si Mayor Jed Mabilog, nag-uusap kami. At nakikita ko naman sa kanya na disinti siya na tao. Okay, so why didn't the P... I'm curious, Senator, why didn't the PNP under your leadership, did you file a case against his administrator, yung kanyang assistant administrator? Ay, hindi ko na napapollow up yan na ako ng husto ha, kung ano yung napailan ba ng kaso o hindi. Basta we were interested on stopping the drugs doon sa Iloilo. If you remember, ang daming drug lord dyan, doon kami nakafocus. So, yung chief of staff niya, hindi ko nga pangalan, alam kung anong pangalan nun, sinabi lang niya sa akin na nakikita doon. So kung nakikita na pumupunta doon, na ano naman kaso, maipayal mo doon, wala ka man nakitang na changing of hands ng money, ng drug money, associated na pupunta doon, paano ka, ano kaso maipapayal natin? Oh, ang nangyari lang is perception. Perception is bilang mayor ng Iloilo City, it is your primordial duty to make your city clean from drugs. Eh, nagkakalat ang drugs. Tila baga, wala nang hindi na kaya kontrolin ng local but then government. Should, do you believe that Mayor Mabilog then, he should have started an investigation against the co-administrator? Kasi that's a very serious allegation, yung sinabi niya sa inyo. Eh, dapat sana. Pero I don't know, lumayas na siya eh. Lumayas na siya sa Pilipinas, na-disappear na siya. So, baka hindi din na nagawa yun. But okay. Again, Karen, ha, hindi ko na pinapunan. Ako lang, mag-isip rin kasi ang tao na hindi natin mawala yung fear factor. Because nga, dami na mga drug lord no na namatay yung panahon na yon. Hindi natin matanggal yung fear factor on his part. Pero mag-isip rin ang tao, ang bayan, on the other hand, na flight means guilt. Parang yan ang sabihin nila. Lumayas ka eh. Instead of fighting for your innocence, lumayas ka. Tinutulungan ka pa nga ni Bato. Nag-offer na nga yung chief PNP na i-clear yung pangalan mo para ma-solve yung problema mo. Eh, lumayas ka. So, you offered, I want to understand this now, to give you a chance no, for fairness, you offered to help Iloilo City Mayor Mabilog in 2016 because he left 2017. You offered to help him and clear his name and yet he escaped. He left. Yes. I offered him. Even if... And for you, was that a sign of guilt? Huh? For you, Mabilog leaving, was that a sign of guilt? No sign of guilt on my part. Ang akin lang is nasayangan ako sa kanya. Yung opportunity na, at saka naawa ako. You can just imagine, you're away from your home for 6 years dahil lang dyan sa issue na yan, nagtatago ka. Naawa ako sa kanya. Pareho tayo pamilyado. Eh, yung pamilya mo, maghirap, dala mo doon sa ibang lugar para lang umiwas dito. That's,
ma-displace yung pamilya mo. Nakakaawa, nakakaawa rin na. Okay. Now, in the hearing, Mabilog said there was a general who warned him not to return to the Philippines because of a plot that would force him to name former Senator Drilon and Mar Rojas as drug lords. So sinabi mo, sabihin niya, sino yung general na yon? At sinabi niya kung sino yung Okay. general na yun. Si General Picoy Kaskulan, yung isang former chief interim na mista ko, yun daw nagsabi sa kanya. But then again, Karen, kinausap ko yung wife ni late General Kaskulan, no? Kung totoo ba talaga ito na nag-usap sila ni Mabilog tungkol dyan. Sabi naman sa akin ng wife, no? Wife to wife. Tinawagan ng wife ko yung wife ni General Kaskulan at tinanong, at sabi naman ng wife ni General Kaskulan, I don't think so dahil hindi mo sila magkakilala. Hindi mo sila magkakilala nung Mayor Mabilog. Wala silang connection ba, so to speak. Bakit daw tatawag doon? At saka, ito lang Karen. But why would the knife, why would the wife know everything? Oh, they're very close. Lalo lang sa mga ganong bagay. Nag-uusap kahit ako. May mga bagay ako na pwede, hindi ko pwede sabihin sa ibang tao, pero sa wife ko, i-open up ko talaga. Dahil kung may mangyari sa akin, ang wife ko lang naman din na nakakaintindi sa sitwasyon ko. So, you have to be open to your wife. All right. So, let's move forward from that just very quickly. Have you and Mabilog spoken? Nag-usap na ba kayo, sir? Hindi pa. Hindi. Okay. And do you plan to reach out to him? Well, kung may pagkakataon, magkausap kami, but it's none of my priority. It's none of my priority. Okay. All right. Now, you did say you were ignoring the ICC notices. An official notice has already arrived in your office, right? Is that correct? You've seen an official notice. I don't know if it's official. Merong email dumating sa opisina ko. Wala man lang heading daw ng ICC or whatever. Basta email lang, gusto lang daw akong interviewin. But we have to ignore that because whether or not yan ay legitimate the ICC people acknowledging their entertaining them is tantamount to acknowledging their jurisdiction over us. Right now, we do not recognize their jurisdiction. So, hindi natin sila entertaining. Okay, so that's your stand. It's more of a principled issue for you in the sense that by responding to the ICC notice, it would mean that you recognize their jurisdiction. Yun, no? Binanggit nyo. So, ang tanong ko ito. The side of the ICC counsel said that if you don't give your side, the ICC prosecutor will decide on your potential inclusion as an accused without your side. So you could be included as a potentially as an accused because right now, you're not yet an accused, you're right? You're just being questioned. Yes. Ang tanong, without them hearing your side, you also run the risk that you might be included as an accused. Wala mong problema kahit na-include na sa, tayo sa accused. Granting nga kahit na mag-issue sila ng warrant of arrest against us, no problem with us. We can fight that in court. Kung mag-issue sila ng warrant of arrest, di ba, sabi nga ni Secretary Boying Remulla, kahit na mayroong warrant of arrest ng ICC, pagdating dito, they cannot just implement that without warrant of arrest coming from our local courts. So they still have to apply for a warrant of arrest coming from our local courts. So pagdating dyan, may laban tayo. Lalabanan natin yan sila legally sa ating korte. We will seek judicial relief from the Supreme Court kung talaga bang tama ba itong ginagawa ng ICC. All right. Now, President Marcos Jr., for now, is not interested to return to the ICC. But even if we are a non-member country, the ICC personnel were allowed to visit the Philippines last year.
What do you make of the president's policy? Yung totoo, do you find it hypocritical? Do you feel the president is politically attacking the Duterte camp in a way? Alam ko, Karen, na naniniwala pa rin ako kay Pangulong Duterte at Pangulong Marcos. Naniniwala pa rin ako sa kanyang, sabi nga niya, I have seen this a million times or 1,000 times, sabi niya, or 1,000,000 times, 100 times, that I'm not going to lift a finger in cooperating with the ICC investigation, and I do not recognize their jurisdiction. Naniniwala pa rin ako kay President Duterte. Mayroon lang mga tao nagpipressure sa kanya, siguro, nakikita ko, as I see it, na talagang gusto siyang ipa-cooperate sa ICC. So, kaya ganun na lang yung kanyang sitwasyon, no? Para lumalabas na laban-bawi yung kanyang decision, but still naniniwala pa rin ako sa laban niya, laban, hindi sa bawi. Mas naniniwala ako sa laban, more on laban kaysa bawi. Okay, the House Quadcom Committee, our representative Paulo Ortega has challenged you already to own up to your responsibility as PNP chief during the bloody drug war, and some have accused you already that you're distancing yourself from the killings that happened under your leadership. They want you to explain. You have to explain what happened in November 2016 to 2018 or 2017, because you retired early and then you were given another post, right? Yeah, I'm not running away from responsibility, Karen. If indeed it falls under my command responsibility as the chief of the Philippine National Police. Sabi nga sa leadership is owning up or manning up for what your unit does or it fails to do. Ano man nangyari is pananagutan mo yan. Pero yung individual na kalokohan na sabihin mo na yung mga kagaya ng mga ninja cops, pinagpapatay yung kanilang mga asset, pinagpapatay yung kanilang mga at distributor ng droga, kung mayroon mga ganong mga pangyayari, bakit ko naman aminin na utos ko yun? Ano bang gano bang ibig nilang sabihin na aminin ko na kautusan ko yan, napatayin si ganito o si ganyan? Wala naman ako ganong utos, Karen. May utos is to be firm on our campaign against drugs. Upakan ninyo lahat ng dapat upakan dahil hindi ano natin tapayaan. Ano ba yung upakan? Naintindihan ba yun? Upakan. Ano yung upakan? Upakan, Karen, is operitan. Operitan. Pag sinabing operitan, operation within the legal framework. Yan ang ibig kong sabihin. Eh kung lumaban, eh alangan man magpapatay ka. Eh kung lumaban, eh, you have to defend yourself. I think what they want you to explain for, and this is also the ICC issue, is during your leadership, 2016 to November 2017, there were 20,322 drug war-related deaths. Do you believe in these numbers? 20,000. In the first place, I have to disagree with that. According to official records, 6,000 plus lang yung drug-related deaths. Baka sinama nila dyan yung, baka dinagdag na nila yung mga namatay dyan sa vehicular accident, baka dinagdag lang yung namatay dyan sa heart attack, baka ganun yung records nila. But we have to go by official records, hindi yung propaganda records. Dahil mahirap na yung sakay tayo na sakay sa propaganda, mawawala, hindi magaganda pupuntahan ng investigasyon. Okay. So if we don't go with the 20,000, you yourself mentioned 6,000. Is that justifiable for a drug war? 6,000 deaths? Could that have been avoided through the legal framework? Karen, as I have said, yung mga state forces, yung mga law enforcement agencies, pwede tayo merong control over them. Pero itong mga sa the other side of the war, there are two parties to the war, government and the drug side. Yung kabila, wala tayong control, Karen.
Wala tayong control. Eh kung sila ay lumaban, anong control gawin natin is to defend ourselves. Kaya may nangamatay. Kaya hindi ko naman sinabi na perfecto yung ating war on drugs. Meron talaga na singitan ng mga kalukuhan, pero by all means, alam natin yan na talagang yung mga drug crispers dyan ay hindi ating kontrolado utak yan. You can just, tingnan mo, mabuti kung walang namatay na polis. Ah, meron tayong almost 120 na polis na namatay during the war on drugs. Meron tayong polis na sugatan, maraming polis na sugatan sa war on drugs dahil lumaban sila eh. So yan ang problema dyan. Wala tayong control. So war nga eh, war. We have to wage war. So meron talagang kaswerte pagdating sa war. Kung sabihin natin na kasama doon yung mga inosente na sabi, we have to fight for justice to those innocent na namatay. Hindi tayo papayag na hindi sila mabigyan ng hustisya. Pero justisya rin, justisya. Justisya rin, kasama rin ang kapulisan dyan na naghahanap ng hustisya. Yung mga... Okay. Looking back, Senator De La Rosa, looking back at where you are now, with the numbers officially at 6,000, unofficially, as you've said, at 20,000+. Ang tanong ko nito, looking back, honestly, do you have regrets with Oplan Tokang, with Project Double Barrel? No. Tama ba yun? No. No, I don't have regrets. Because nakita akong resulta ng war on drugs na yun, na bumaba ang ating krimen by almost 50%, 49% to be exact. Drastic ang pagbaba within the 6 months of the implementation of the Oplan Tokang, bumaba by 50%. At nag-surrender yung 1.6 million na mga drug personalities, users, posers, and everything. Nag-surrender yan. Pumunta yan sa police station, nagpa-record. 1.6 million. So, meron tayong nahuli na more than 300,000 na mga drug offenders. Kaya yung ating mga kulungan, hindi na mapasok sa loob, punong-puno na ang kulungan natin dahil ang daming nahuli natin, more than 300,000. Yung 300,000 na yun na hindi lumaban, buhay yun. Buhay. 300,000 na buhay. Meron 6,000 na namatay dahil nga of varied circumstances na merong labanan nangyari, may patayan. Kung sabihin naman niyo na merong EJK doon, kung meron man din, kasuhan natin. So I cannot, wala akong kahit kunting pagsisisi kung bakit nag-wage tayo ng war on drugs. Dahil kung hindi tayo nag-wage ng war on drugs, Karen, mas marami pang buhay ng inosente na na-rape, mga bata, matanda, nire-rape ng mga drug crazed individuals. Pagkatapos nire-rape, pinatay pa. Yung iba dyan, walang karason-rason, patay na lang yung tao. Dahil nga, drug crazed yung mga tao na yan. So kung hindi tayo nag-waste sa war on drugs, hindi bababa ang ganong klaseng krimen, Karen. Eh, you have observed what happened to our communities. Okay, but then you have President Marcos Jr. also taking a swipe at the war on drugs, all right? So at one point, he had a press conference and said that the largest haul of shabu in the country in years, without anybody being killed, oh, that was over 1,630 kilograms, 1.8 tons of methamphetamine, roughly 13 billion pesos worth. And Marcos says, not one person died. Patama sa inyo yun. Eh, not paano, one person died. Paano may one person died na wala mang lumaban? Sabi niya, not one person died. Sabi niya, not one person died. No shots were fired. And nobody was injured because we operated slowly. Slowly, oh. Hindi ba pamimintas ito? Kumbaga sa estilo ng Duterte administration sa pamumuno ninyo. Hayaan mo siyang mamintas, karapatan niya eh, presidente siya eh. Just give him his peace. Kung yan ang gusto niya sabihin, go ahead. Mamintas siya ng mamintas at marami namang tao dyan na meron ding pamimintas na masasabi doon sa administrasyon niya pagdating sa drug campaign nila. So, I want to ask you, do you believe that the drug campaign of President Marcos Jr. is an improvement during the Duterte time, or it is, what are your thoughts about it?
Masabi ko sana na improvement kung you go down to the ground, no, punta ka sa mga taong bayan, magtanong ka kung ano nang drug situation nila. Masabi natin kung nag-improve, kung sabihin na tao, ay sir, mas maganda ang buhay namin ngayon dito kaysa panahon ni Pangulong Digong Duterte. Mas maganda panahon ng ngayon ni President Marcos dahil wala nang adik. Masabi ko sanang ganun, sa mag-improve sila. Improvement should be in terms of the impact of your drug war, of your drug campaign to the community. Kung anong impact. Are there kung more drugs? Are there more drugs in the community now? Yes! Magtanong ka, punta ka sa baba. Wala pa akong kahit isang barangay kapitan o mayor o gobernur na nakausap na nagsabi, sir, okay na kami. Wala nang problema sa drugs. Ang sabihin, sinasabi sa akin palagi, sir, puta, ang hirap ng buhay ngayon. Nagbalikan na naman sila. Andyan na naman. Ang dami na namang droga. Yung mga nagtatago noon, andyan na naman. Nakadisplay na naman. At nagbibinta na naman ng droga. Andyan naman. Makita mo ka rin sa report ng mga krimen ngayon. Kung makabaril ng mga, yung mga, kung ano, ang tapang na ng mga tao ngayon. Kung mag-hold up, broody light. Kung mag, pumatay ng pulis. Parang wala na lang. At kung mag-rape, may mga missing ng mga bata. Hindi natin hindi pa na nalukit kung saan na yung mga tao na yun na missing. So, you just go to the kwan. You just go to the ground. Magtanong ka sa mga tao. Sa, umiikot ako ka rin eh. Lahat ng nakasalubong ko na tao, kung ako'y kinausap, ay, sir, maraming salamat sa ginawa niyo. Sana, sir, ibalik ninyo yung ginawa niyo noon, sir. Dahil wala na, andyan na naman ngayon. Grabe naman droga sa aming barangay. So, is that the improvement that you want to achieve as saying, part of the drug situation is concerned? What are you saying is on the ground is ordinary Filipinos, kumbaga hindi nakakabawas sa inyo itong investigasyon or mga akusasyon sa war on drugs. Because ordinary Filipinos. Ordinary Filipinos ang tinatanong natin, ordinary yung apektado mismo sa droga. Okay. So, moving on to another issue, is former President Duterte really running for mayor of Davao? What is the final say? Wala pang final, hindi ko pa alam talaga kung anong balak nila sa buong pamilya nila, basta kami sa PDP Laban, si Mayor Basti Duterte ay aming hinihikayat na sumama sa linya namin na maging senatorial candidate sa PDP Laban. Bali, pang-apat sana. Yan. Wala na kayong laban. PDP na lang kayo. Oh, PDP. Sige, PDP. Oo, PDP na kayo. PDP okay. Na lang. Mm. So, go on. So, yun ang aming, kuan ngayon, ang aming direksyon na sana ma-recruit namin si Mayor Basti Duterte. At pero sabi naman ni Basti sa akin na tatakbo ako, sir, ng senator kung tatakbo ang mayor si President Duterte. Kasi hindi ko pwedeng iwan itong Davao City kung hindi siya ang papalit sa akin dahil you know, we have, it goes without saying that we have to protect our turf. So okay. Yun ang kondisyon niya. So kung tatakbo si President Duterte as mayor, then ma-free up na si Mayor Basti, din pwede siyang mag-file ng kandidasi niya for senator. Oh, because hanggang bukas na lang ito eh. October 8 is the last day, right? Hanggang yes. Bukas na lang ito, dapat mag-desisyon na. Okay, ang tanong ko, does President Duterte really want to run for any seat, for any public office? Why does he feel the need that he might need to run? He's 73 or 74? Well, kita naman natin sa ano, sa yung sa kanyang pananalita at sa kanyang body language na gusto niya niya mag-relax. Gusto niya niya mag-relax. He is already 70. Ano ba edad niya ngayon? 73 or 74, yeah. 73. So, dapat magpahinga na siya. Masyadong stressful na yung buhay niya. Yung 6 years niya na naging presidente, nag-wage siya ng war on drugs, tapos dinaanan pa siya ng 2 years na pandemic. Grabe na yung stress sa buhay niya. So, dapat magpahinga na siya.
Pero again, kung gusto pa niya tumakbong mayor ng Davao, ay okay rin. Hindi naman gaano mabigat yung pagiging mayor ng Davao dahil gamay na naman niya yun. So ang tanong ko nito, are you in touch? What is the plan? Are they going to tell you at one point? Anong plano nila? By the end of the day ba? Mag-uusap kayo? Paano? Wala. Malaman na lang natin yan. Pagpupunta sila sa kumilik no at mag-file ng kanilang kandidasi. Malaman natin yan. We still have until tomorrow, di ba? Okay, but do you believe it will help you, Bongo? Even while Francis Tolentino has already gotten himself out of PDP, will it help you and Bongo if Basté Duterte runs for the Senate? Yes, because the Duterte name recall is very strong, still very popular, and it will help boost our chances. Oo. May mga usap-usapan noon that well, somebody watching now says Duterte's actually 79, not 73. Pinapabata natin, pinapabata lang. Really 79? Is he really 79? Yeah, but Senator De La Rosa, you would know him. Is he really 79? Yeah, 70 siya. 70 na edad The niya. real age. That's the Real real. age yan. Oh. Okay. All right. Now, there were talks of Vice President Sara Duterte also running for the Senate. Did you hear that? I'm not so sure about that because you are already the number two highest position in the land. Tapos bababa ka sa Senado. I don't think that's a wise move, no? Hindi ako sure kung mayroon bang katotohanan yung balita na yan. All right. Now, Senator, what if you lose? If I lose, Yeah. I go home to Davao, go on farming, fishing, and enjoy my life. But then, do you also fear losing the legal protection somehow that you have being a senator with the ICC investigation? Wala akong fear dyan dahil whether or not Natatakot na posibleng mas madali kang makulong, makasuhan at makulong kung ordinaryong mamamayan po kayo. as I've said, I leave it up to God, my faith, bahala na si Lord dyan. Kung ano mangyari sa buhay ko, kung magsibilyan ako, maging senador, kahit na manalo ka senador, kung panahon mo talaga mamatay, mamatay ka man anytime, di ba? Okay. All right. So we don't have enough time, but just on another issue, why should people consider voting for you? What have you done in the last 6 years? I mean, I know we should have focused on this more, and we can in another interview, but what is landmark legislation that you have contributed in the last 6 years being a senator? Karen, no? Unahin ko, klaruhin ko, pag when you say landmark legislation, it doesn't, kung gusto mong sabihin na author ako, then marami tayong landmark dyan na naging author tayo at naging co-author. Madali mo lang mag-author. Ang mahirap dyan mag-sponsor. Kasi when you sponsor, ikaw talaga ang makikipagdebate sa floor, ikaw magde-depend ng measures na yan, yung bills na pinapasa mo. At talagang yan ang pinakamahirap na trabaho, ang mag-sponsor. So when you say sponsorship, marami na po tayong nagawang batas na What are naging. you most proud of? Give me one that you are most proud of that you feel has made a difference in the lives of the Filipino people. Number one, yung Bureau of Fire Protection Modernization Bill. Modernization Act because this will fire protection is covers the whole community, di ba? So maganda po yung ginawa nating BFP Modernization Act na ipasa. At yung itong Anti-Terrorism Act
Hindi ako ang main sponsor, but I co-sponsored it, at I contributed also to the enactment of that bill into law. At yung Bureau BJMP, PNP, Bucor, Height Equality Act, kung saan yung pinababaan natin yung height requirement para Okay. membro, yeah, Yeah. pinababaan natin, no? Oh, okay. Pabigyan na chance sa yung mga maliliit na tao na magserbisyo. Okay, but what have you done for the PNP, considering you were with the PNP for a long time and you became the chief? Yeah, yung kanilang PNP, napakaganda sana yung ginawa ko. I work hard for that. Yung PNP organizational reform bill, na napakaganda yon. But ang problema, binito ni Pangulong Marcos pagdating sa Malacañang. Yun sana, landmark yun sa PNP. Dahil nga, ang daming mga provisions doon na ikakaganda ng ating Philippine National Police. But unluckily, it was vetoed by the President. Okay, so in the next 6 years, if you are fortunate enough to win again, what kind of Senator De La Rosa will they see in the Senate? Why should they vote for you? You said in the press conference, you're not a bad guy. I saw that when you filed. Sabi mo, hindi ka masamang tao. Pero there has to be more. Why do you deserve a second term? Yeah, I will remain as Senator Bato de la Rosa. Kung sino yung nakita ninyo na bato noon pa, nung police pa siya, hanggang naging senador, ay the same bato ang makikita ninyo magsiservisyo sa inyo. I will be the same. Hindi ako magiging plastic. Hindi ako magkukunwari kung sino ako. But I am who I am, and you get what you see. You see what you get pagdating sa Senador Bato de la Rosa. Yun lang po, Karen. I'm not going to promise you the moon, the stars, and everything. I will just promise you to be myself, to remain as Bato de la Rosa. Yun lang po ang aking ipipresenta sa taong bayan. All right. On that note, I want to thank you so much for joining me today on Head Start, Senator Ronald Bato de la Rosa. Good luck to you, sir. And I do hope to see you on Head Start again. Yes, Karen. Maraming salamat. Thank you for this opportunity, Karen. Salamat. All right. As always, thank you, sir.